What's up internet? This is Calamares once again, and for today's video, we're gonna unbox the ZD Toys Hoa version 1 and Center Stage platform. Let's go! Welcome back to my channel. As promised, i-review natin ngayon itong ZD Toys Hall of Armor version 1 and Center Stage platform. Bago ako magsimulang mag-unbox ng aking ZD Toys Iron Man Collection ay naisipan ko munang magkaroon ng glass display at buuin yung pitong Hall of Armor para magkaroon ako ng lalagyan. Shoutout nga pala and special thanks to Laroanan kung saan ko nabili itong mga items ko. Maaari nyo silang i-check sa Shopee and sa Facebook. Okay, so before we start, ito yung box appearance nating HOA version 1. Meron tong version na may illustration ni Iron Man at itong hawak ko ngayon ay Hall of Armor illustration lang. As mentioned in my previous video, licensed to ni Disney. There's nothing fancy on the box and syempre dahil Chinese yung nakalagay sa likod ay hindi ko rin maintindihan yung mga nakasulat. Ganon din naman ang box nitong Center Stage platform kaya't hindi ko na sinama rito sa video. Ang importante ay tinesting muna nila dun sa shop bago nila pinadala sa akin. And it's working naman. Ito yung mga parts na kasama ng ating Center Stage platform. Meron siyang stairs and yung platform mismo. Yung kanyang base o yung pinaka-center stage kung saan tatayo si Iron Man. Ayan, maganda yung pagkakapintura. Ito naman yung kanyang USB port kung saan mo siya pwedeng i-charge. At ito naman yung kanyang switch sa harap. Yan. Ganda. Sa kabila ng lahat ng yon ay hindi nga lang matatanggal itong logo ng Marvel dito sa kanyang center stage. Yan. Pero okay lang din. Meron siyang kasamang plastic support na pwede mong ilagay dito sa butas sa gitna at meron din siyang kasamang waist grabber. Merong screw yung kaniyang waist grabber na pwede mong higpitan pero hindi ko muna kakalikutin ngayon dahil hindi ko pa naman siya gagamitin. Ayan. Syempre hindi pwedeng mawala yung USB cord. The show must go on kahit nag-brown out at maraming salamat sa ating power bank kasi pwede tayong magpatuloy. Ngayon kung napansin ninyo ay merong overlapping portions itong ating center stage platform at kanina ay inuna ko munang ilagay yung mga nasa ibabang bahagi para hindi tayo mahirapan sa paglalagay ng pegs na ating platform. Ito naman yung magsisilbing stairs na ating center stage platform. Yan. Ngayon naman ay kailangan na lang nating ilagay sa gitna yung kanyang base. Medyo mahirap talaga siyang ilagay kaya pahirapan kapag mag-charge ka nito kasi natatabunan yung kanyang USB port. At ingat-ingat na lang kapag naglalagay tayo ng ating base sa gitna. And finally, it's done! Buo na yung ating center stage platform at kung mapapansin ninyo ay maganda yung paint job ng ating item at maganda rin yung texture. Alam nyo ba? Natagalan ako sa pagbuo ng aking glass display dahil hindi ko makita yung eksaktong dimensions nitong item na to. Yung kadalasan kasing sinusukat lang nila ay yung diameter ng bilog. Yung kabuuang sukat niya, simula sa stairs sa harap hanggang dun sa likod, ay nasa kulang-kulang 15 inches o nasa gitna ng 14.5 to 15 inches. Yan. Sa magkabilang gilid naman ay nasa 13 inches yung kanyang kabuuang sukat. Ito yung sukat sa magkabilang stairs. Nasa 4.5 inches naman yung diameter ng kanyang center stage. Para naman sa kabuuan ng ating platform ay meron tayong kulang-kulang 9.5 inches. Hello, this is Chia Viva Poses Kamisato Ayaka and you are watching The Calamares Channel.
Tapos na tayong i-feature yung ating center stage platform, kaya ngayon naman ay i-unbox natin itong ZD Toys Hall of Armor version 1. At kanina nga ay naipakita ko na yung box art nito, kaya i-unbox na natin. Sa ibaba pala kayong mag-unbox kasi based on experience ay sumasabit itong maliit na peg na to. Meron siyang kasamang accessories gaya ng USB cord, yung kanyang support at yung maliliit na locks. Ito naman yung appearance at texture ng ating Hall of Armor version 1. Ayan. Ganda. Yung height niya ay nasa 8.5 inches. Yung length sa harap ay nasa 4.5 inches. Yung length sa likod ay nasa 5.5 inches. And lastly, yung width niya ay kulang-kulang 4 inches. Ito yung switch niya at ito yung kanyang itsura kapag naka-turn on ang kanyang LED functions. Ayan o, ganda. Siyempre kagaya sa Iron Man 3 movie ay pwede mong pagdugtungin ang Hall of Armor para ma-recreate ang diorama ni Iron Man. Kailangan mo lang i-connect itong peg sa gilid at pwede mo rin siyang i-stack vertically. Yun nga lang ay kailangan mong gamitan ng lock para hindi malaglag. At yung lock na yon ay yung makikita kanina sa kanyang accessories, itong plastic lock. Ito yung magsisilbing peg na magkokonekta sa itaas at ibabang portion ng Hall of Armor. Kaya safe na safe siya kapag nakastack siya. Ayan, kung makikita ninyo. At ayun na nga, no? Nabuo ko na yung 7 kong Hall of Armor. So for my next video upload, mag-a-unbox na tayo ng Iron Man Mark 1. Abangers lang kayo. And I guess that's all for our video today. This is Calamares once again and thank you so much for watching. I'll see you on my next video upload. Bye-bye!